Yan. So ito yung original ng Toyota. Ayan, as you can see, may part number. Pero inabot lang po ito ng 'Pag ha? Anong sira niya, kuya? Ngayon. Out ano? Malambot na. Ang tawag diyan? Tie rod end. Tie rack end. The tie rod, ito ang rack end. Oh. Ah, pero 'yun wala problema. Sira din. Ha? Eh, sir, oh. Kailangan mo nang painumin ng Viagra para tubigas. Oh, wala na. Finish na. Super tuner kaya hindi ganyan siguro, no. Grabe, pinsi. Yan ang nangyari. Okay, balik din tayo na ngayon. Tire rod. Yan. Mga damage kasi ito nung nabangga. Nabangga kasi siya. Dapat pala dali nyo talaga sa professional. Kasi bubunutin daw pala yan. Yung rock end. Yung rock end niya. So ang pinalit ko lang na brand is 555. Okay din ba ang 555, guya? Okay lang, sir. Mas magandang brand sa ibang kaysa sa ibang. Okay. Kaya siguro lumalagatok. Oo. Pag di ko pinagawa yan, anong pwedeng mangyari sa amin? Pagka napalala mo, possible na pwedeng mahugot. Pag nahugot, ano mangyayari? Wala kang giya. Babalik ko ang gulong, hindi mo na siya may tatakbo. Ah, magiging pingi. Mm-hmm. So yun ang yung mga nakikita yung sa kalsada nangyayari. Bigla na lang pagkakunot. Yan. So dapat lagi niyong ipacheck sa mga trusted mo kami. Ayun. Sira. So yan, binubunot na ni kuya. Kaya pag nagpapa-change oil kayo, patanggal niyo yung mga gulong para matesting niyo or pakalog niyo kung anong epekto. So dito na ako, no. Ano tawag niya, kuya? Rack end. So ito yung original ng Toyota. Ay, ilalagay pa yung lock nito? Ayun, kasi? Yan. So ito yung original ng Toyota. Ayan, as you can see, may part number. Pero inabot lang po ito ng 75 or 65,000 km. Ayan, flimsy, oh. Dapat hindi. Ito, kuya, hindi ito mababaluktot na, no? Dito na, dito mo. Hindi na yung mahawa, hindi na yung gagalaw. Oh, yan. So, inipita na ni kuya. So, pag hindi kayo nagpapalit pala nito, or hindi nyo pinapacheck tong mga ganitong parts, tayo, rock and end. May tendency mahugot ito doon. So, pag nahugot to, hindi na kayo makakamanibela, tapos pwede na kayong ma-accident. So, pacheck nyo lagi. Tapos, yung ganito ko rin, pinapalitan ko na rin kay kuya. Ah, ito, matigas. Ayan, wala na siyang laro. Ito, boy, tulak mo. Tingnan, tingnan. So, yan yung kahirapan. Ah, matigas. Matigas. Tapos ito yung isa, no? Ito, ano, kita nyo yan. Hindi ito pwedeng magalaw. Itong luma. Ito yung luma natin. Ayan, no? Gagalaw mo yan. Ayan, no? Kaya log. Ito, wala. Tigas nito. So, yan yung mga pag-check, no? Tsaka, check na ni kuya yung gulong. 9 o'clock, 3 o'clock, 12 o'clock, tsaka 6 o'clock. Kung may kalog siya, yan yung tamang pag-check na. So, nakabit na yung ano, no? Rock end. Ah, rock end to, no? Kuya? Yes, sir. Rock end. Nakabit na ni kuya, wala pang 15 minutes. Inaabit na ni kuya yung boot. Ang pome sa mekanikong gumagawa. Yan, depende na yan sa mekaniko, no? So, yan. Although kasi dalawa rin sila ni kuya, kabilaan. So, mabilis. Pero kung mag-isa lang, tas nanguhula-hula, pacham, lahat na negative tayo dyan. Dapat sa professional, kasi pag nabunot yan, pipiki yung manipela nyo. Pwede kayong ma-accidente. Yung gulong, pipiki, pwede kayong ma-accidente. Sir, ito, katulad ng... Ah, yung kanina, bumabagsak na agad. Bumabagsak na. Okay, e, yung maliit naman yan. Itong tie rod, ganun din. Hindi mo na siya magalaw. Ayun o. Eh, yung isa. Yung luma. Yun. So, dapat hindi siya flimsy. Na-aigot na rin.
Yan. So 70,000 lang yung tinakbo ng Innova. Pero siyempre kasi depende yan sa driving habit mo. Ito kasi is na ano siya eh. Umuro kasi ito sa pagka-park nung nabangga. So nagpalit na lang ako. Kasi nga, sabi nga ni Bella, akala ko camber alignment lang. So siyempre, chinek na nila. Ayos na boy. Yeah, tapos na. Parang wala nangyari. Ganun kabris dito. Kay JP Wheels. Salamin ulit Kuya Alex o kahit sino. Ano pa ako nagpapagawa dito? Corolla pa. AE92. Ikpitan na. After niyang kuya, camber alignment na. Yes, sir. Yun na. Pwede natin gagawin. Pero pag di ko pinagawa yan, tapos pinakamber alignment, matatama. Ay, hindi siya magagawa. Hindi. Hindi kami nag-aalay na may problema ng ilalim. Yun. Nakakamoy? Dito. Yan. Gamit nila Jeremy dito pang camber and alignment ay yung mechanical ba tawag dito, no? Mechanical or manual. So nakikita niya yung iba laser na, pero ito itong gamit niya na ito, hinubog na ito ng panahon. So para sa akin, ito pa rin yung kahit nasa magandang era na tayo, dito pa rin ako nagtitiwala sa mga mechanical. Pero depende naman tayo ng mga paniniwala, perspective. Pero ako mas dito ako naniniwala. Ayun, ganyan yung era. Pero nakatapat na siya dyan sa center. So sabi ni Kuya, dapat daw pag naka-park ka, dapat daw diretso ang bulong. So yan, tapos na kami. Camber alignment, okay na. So wala na Kuya, pang ilalim, goods na. Goods na. So kung hindi ko pina-check, bumiyahe kami ng malayo, may tendency mahugot yung rock end. So hindi namin alam kung tumatakbo kami ng 100, nahugot, naluba kami, nahugot, okay na, sa malayong lugar, nahugot. No? Pwede kami madisgrasya. So, lagi yung check-checkin yung pang-ilalim ninyo kasi yun yung nakakapit sa sahig. So, yan ang pinakadagi yung tatandaan. Yan. Ito pa yung shop ni JP Wheels. Oh. Yan. So, may mga aftermarket din. Yan. KYB, Mr. Offset. Mr. Offset, pag gusto nyo palabasin yung gulong nyo, yan. Offset cream. Shocks, fabric siya ng gamit ko sa ano, sa Fortuner na sa aircon tsaka sa ano, air filter. Tapos yung Dixel na brake, ano, rotor disc. You know, so importante ng camber alignment para mapantay yung kain ng gulong. Para pantay siya yung kain, hindi yung outer, hindi yung inner ang naubos, pantay ang kain niya. So meaning to say, pantay yung pagkaubos ng gulong mo. Pag di mo pinagawa naman yung rack and pinion mo, pwede kang ma-disgrasya, pwede kang ma-aksidente, pwede kang matanggalan ng gulong. So madaming cost, no? So maganda lagi kapag may hindi pantay, pike, yan, pwede mong pa-check yan, bakit ganon, no? Papacheck yung ilalim para kahit papano maging safety tayo sa inyong mga biyahe. Mahirap kasi pag nasa gitna ka na ng daan, biglang magpiki yung iyong gulong. So medyo may tendency baka madisgrasya ka. Or even worse, baka aksidente ka. So double whammy yung gastos mo. So lagi mong ipapacheck kada PMS, 3 o'clock and 9 o'clock. Tapos 12 o'clock and 6 o'clock. Kakalugin ng mga mekaniko yon kung may mga wiggle or wobble. Yan, tapos kiklik, i-check nyo na yung tie rod rack end mo kung okay pa. Kasi kung hindi, hindi makaka-camber alignment kapag sira yung rack end and tie rod mo. So yun, ganun siya importante. At pag nasira yun, pwede kang ma-aksidente. So yun lang muna ang aking episode dito sa Innova natin. Salamat.